At mag-a-update tayo dito ngayon sa Quiapo kung ano nga ba yung ganap dito. So as you can see mga kababayan ay wala na yung mga dating nakapwestong ano dito, yung parang mga tent na ang mga nakaupo is yung mga nanghuhula, no? So libutin na natin dito yung paligid nito. Ito, Quiapo Church. Yan, sa kasalukuyan mga kababayan ko, ito na po ngayon ang itsura ng Quiapo. At ibang-iba na po ito ngayon kumpara sa dating itsura na ito. At ito po mga kababayan ko, at pagmasdan nyo na po yung Quiapo. Lumuwag na po siya dahil po ito sa mayor ng Manila na si Mayor Risco Moreno. So ayun, at mag-a-update tayo mga kababayan ko sa kalsada nung gilid ng Quiapo Church. At sa ngayon na medyo traffic dahil siguro dahil rush hour ngayon. Ayan. Pero kung mapapansin natin mga kababayan ko, ang Quiapo ngayon ay hindi na siya masikip at hindi katulad ng dati na kapag pupunta ka dito, yung gilid na ito, dyan, tapos dito banda dito ay may makikita ka talagang mga vendor, pero ito mga regular vendor na talaga yung nakalagay dito mga kababayan ko. Ayan. At ito yung gilid ng Quiapo Church, at ayun, pinapaganda rin nila ito mga kababayan. Ayan, kung nakikita nyo si Kuya dun sa taas na binabaklas niya yung mga dating pintura. At yun nga, ipapalitan daw nila ito ng mas matingkad pa na kulay. Ayan, once again, Quiapo Church tayo mga kababayan ko, at nasa Quiapo area din po tayo mga kababayan. Ayan, at yun nga mga kababayan ay at nakikita na nga natin at ramdam na natin yung political will ni Mayor Risco. Kaya Mayor Risco, maraming salamat po muli. Hindi ako magsasawang pasalamatan po kayo dahil sa laki ng pinagbago ng Quiapo sa loob lamang ng 15 days na panunungkulan nyo bilang isang mayor, ang dami nyo na pong nagawa. Especially po dun mga kababayan ko, yung pinapaganda ni Mayor Risco yung pribulto ni Emilio Jacinto doon sa may liwasang Bonifacio Shrine. At sana po lahat ng mayor ay tularan si Mayor Risco Moreno na magising na sana yung mga iba't ibang ahensya, at magtulungan din po tayo para sa ikauunlad ng ating bansa at para sa ikagaganda palalo nito. At paglakad-lakad pa tayo mga kababayan ko sa kabilang side ng Quiapo Church. So, check natin. At yun na nga mga kababayan ko, may mga nakita tayong tent dito. Pero ito po ay hindi pinayagan po ito ni Mayor Risco Moreno.
at talagang naglagay lang po talaga sila dito. So ibig sabihin po, pasaway. Ayan, at yun na nga, sinita sila ng ating mga kapulisan dito dahil unti-unti na nila naman nilang sinasakop yung ating kalsada dito sa may harap ng Quiapo Church. So ito mga kabayan ko, ito yung ating mga kapulisan. At ito yung pina-adjust nila mga kabayan ko, ito po. Yan, ganito na po yung itsura ng Quiapo Church ngayon mga kababayan. Ayan. Dito sa district mga kabayan ko ay medyo masikip na siya. Ayan. Pasukin pa natin yung loob mga kababayan. Yan. At comment down below mga kababayan ko kung may nakita ba kayong improvement dito sa Quiapo, kung may nakita ba kayong pagbabago. Please comment down below mga kababayan ko. At unang-una, maraming salamat din po pala dahil patuloy nyo pa rin po ako sinusuportahan at nakasabay-bay pa rin po kayo sa mga daily vlogs ko. Hi, hello everyone. Ayan, guys, please subscribe to my YouTube channel, JVlogs TV Official, at huwag niyo pong kalimutan dahil lang ginagawa namin ito para sa inyo rin mga kababayan ko. So, saludo. Please subscribe ko, Pars. Thank you. Ayan, at dito naman sa may harap mismo ng Quiapo Church mga kababayan ko, ayan, makikita niyo po yung mga tent na kulay blue. Ayan. At live pa rin tayo dito sa may kahabaan ng harap ng Quiapo Church. At ito ang tawag dito ay Villa Lobos Street. Ayan, at yun nga, yung napansin ko dito mga kababayan ko sa may Villalobos Street, lumuwag na po yung kalsada. At yung tipong malaya kang maglalakad dito na hindi ka maipagsiksikan dahil nga yung ating mga kababayan vendors ay nasa gilid. Ayan, both sides po, nasa gilid po sila parehas. Ayan, pupunta pa tayo dun sa may unahan mga kababayan ko at i-update ko rin po kayo dun sa... doon sa kanto na yun. Hindi ko alam yung tawag sa street na yun, pero malalaman ko yan doon at magtatanong tayo. At yun nga mga kababayan ko, nagbabalik po muli tayo at nandito tayo ngayon sa may Palangkay Street. At yun mga kababayan ko, may nakita ko dito ang kakaibang pagbabago, no? Itong Quinta Market and Fishport, dati hindi po ganyan ang itsura niyan mga kababayan ko. At lumang-luma po siyang tingnan, pero ngayon tingnan nyo naman, pang world class na yung dating. At ito yung Palangkay Street mga kababayan. So ito na siya. At pag dinerecho nito mga kababayan ko, ayun yung estreto puntang Karyedo. So nakikita nyo yung SM. Ayun yung pinakalumang SM dito. So once again mga kababayan ko, Palangkay Street tayo. At yun na, at maraming salamat po. At kung ano po yung nakita nyong pagbabago dito, ay i-comment nyo na lang po sa baba. At hanggang dito na lang po yung video nito mga kababayan ko. At puputulin ko na. At maraming salamat sa suportang tunay mga kababayan ko. At God bless sa inyo at God bless sa atin. Maraming salamat at mabuhay.